Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel, Ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Dahil sa malapit na ang Pasko, ishare ko lang sa inyo ang nakalimutan ng dessert na talagang kadalasan ang inihahain tuwing special holidays. Ito ay minatamis na garbanzos. Bago tayo magsimula at para updated tayo sa ating latest recipe, just click the subscribe button at notification bell. Meron tayong apat na step para ma-achieve natin ang perfect na pagkakaluto ng garbanzos. First step, sa 1 cup na garbanzos, maglagay rin tayo dito ng 2 cups boiled water. Takpan at isoak ito for 2 hours. Itapon natin ang tubig. Mapapansin nyo na nagdoble ang size ng garbanzos. Makakatulong ito sa mapabilis ang pagluto nito. Second step, maglagay tayo ng panibagong 6 cups room temperature na tubig. Pagkabukas ng ating apoy over medium heat, set your timer to 1 hour. Takpan ito. Drain natin ang tubig at palamigin natin ito. Third step, balatan natin ang garbanzos. Dahil sa medyo may kalambutan na ito, agapay lang dapat ang paghawak nito. Mapapabilis syempre ang pagbalat nito kung meron tayong katawang. At kung meron kayong mas mapabilis ang proseso ng pagbalat ng garbanzos, please write it down sa comment box below. Kapag medyo nag-dry na ang garbanzos, maglagay lang tayo ng konting warm water dahil mas mabilis itong balatan kapag madulas. Then ang last and fourth step, maglagay lang tayo ng panibagong room temperature na 4 cups sa tubig. Isang pandan na binuhol. At half cup na segunda. Again, pagkabukas ng apoy ng over medium heat, set your timer to 1 hour. Takpan ito. Let it cool in room temperature and keep it in the fridge. And now it's done! Our minatamis na garbanzos! Hi guys! Sikman na natin ang ating minatamis na garbanzos. So magkataka kayo, nako, siguro yung iba sa inyo ngayon na nanonood, talagang first time itong makita na minatamis na garbanzos. Kasi nowadays sa Pilipinas, hindi na natin talaga ito inihahain sa ating pagkainan, especially sa special holidays. Sa mga kabataan na nanonood ngayon, alam nyo yung mga batang 90s, na especially na katulad ko, ano, yung mga nanay namin talaga, ito special na gawin talaga ito, especially pag Pasko, fiesta, bagong taon. Kasi special din kasi ang paggawa nito. Hindi lang basta-basta napapakuluan na katulad ng minatamis sa saging. Napakadali lang yung gawin. Pero ito, minatamis sa garbanzos, sobrang komplikado niyang gawin kasi konting kulo, overcook, maglalabon na yung garbanzos. Tsaka pag undercook naman siya, sobrang tigas talaga. Kaya dapat katamtaman lang tamang-tama yung temperature na papapakulo at pagbababad din. Ayan, kaya talagang special to. Kaya naman ngayong paparating na Pasko, ano, ang dami-dami na talagang instant dessert talaga na pwede natin gawin at pwede rin natin ito ibenta. Yun nga lang, mapapansin natin sa dessert sa ngayon, mga full of fats na siya. Katulad ng mga leche flan na graham, yun ang uso ngayon, yung float. Ayan. So, ano ba nakukuha natin sa fruit? Yung fats ng milk kasi ang gamit natin doon ng cream. Pero ito, sa paggamit ng ating garbanzos, ang dami-dami natatagong benepisyo na makukuha natin dito. Isa-isahin natin. Ito yung katulad ng good source of fiber, boost immunity, rich in calcium, at marami pang iba. Ito lang yung sa garbanzos itself. Siyempre, minatamis to kaya medyo matamis siya ng konti. Pero konti lang naman, hindi naman siya ganun talagang matamis. Best served talaga siya yung pag hinahain to ng nanay ko. Best served talaga siya is cold. Ayan, para din siyang leche flan. Ayan, sinahalo rin siya sa yung dati nagtitinda pa kami ng halo-halo sa kanto namin. Talagang hindi ito mawawala yung garbanzos kasi marami din talaga bumibili sa amin na garbanzos lang talaga. Kumbaga, esa, or kung tawagin natin mais con hielo, ito naman garbanzos con hielo. Pwede rin itong gawin.
Alam niyo ba dati talagang yung bata ako, hindi ko alam yung garbanzos na akala ko talaga sa pang minatamis lang siya. Kasi nga nakasanay na namin, yung mga magkakapatid kami talaga. Nanay ko talaga ang galing-galing gumawa niyan. So syempre, abala malaki-laki kami. Ang garbanzos pala pwede rin gawin sa iba't iba din mga recipe. Katulad ng salad. Pwede natin siyang ilagay sa mga nilaga. Ayan. Kasi nga, source of, marami siya mga nutrients talaga na napapaloob dito. Hindi lang natin na-appreciate. Ayan. So, wag natin ito kakalimutan yung garbanzos. Napaka-sustansya talaga nito. Ayun. Nakakalimutan na natin. Kasi nga, ang dami-dami na mga dessert ngayon na super daling gawin. Yun nga, katulad ng mga float. Pag ano yan, madaming sauce yan. Ako kasi konti lang yung sauce ko. Ako kasi pang minatamis lang talaga siya. Kasi nanay kong ginagawa, marami siyang sauce para extra gagawin naming halo-halo. So, hindi naman ako maghalo-halo, kaya tama lang. Ang ratio ng nanay ko is 1:1. For example, 2 cups of water, 2 cups of sugar. 4 cups of water, half cup of sugar. Pero syempre papakuluan yun, ma-absorb naman konti yung mga liquids. Kaya, pag na-absorb na at tamang-tama na yung luto, okay na yung tamis nito. Yan po. Wow. Ayun, pag-nguya ako. Alam mo, perfect na perfect yung pagkakaluto. Kasi, itong garbanzos, kapag ito pina-pressure cooker, hindi natin malalaman yung tamang process ng pagluto nito. Kasi, is either na malabot talaga o mag-i-smash yung ating garbanzo. So, mas maganda talaga yung papakaluan natin siya sa natural sakalan. Tsaka, mas madali na yung proseso ngayon na pagluto ng garbanzo. So, dati papakaluan mo siya ng 3 oras, 4 oras. Ngayon, nakikita niya naman sa video, total of 2 hours lang natin talaga siya pinakuluan. Kasi nga, binabadbo na natin siya sa boiled water ng 2 hours. Ang laki nakatulong yun sa ating process ng pagluto. Talaga. Kung makapag ano nga maya, garbanzos ko niya ilo. Parang namiss kong bigla. Ang sarap. Dami-dami ko naalala, especially yung bata ko. Grabe. Alala ko yung lamesa namin, no? Dati, ang lamesa namin, talaga, tatlong dessert lang yan. Leche flan, halaya, at minatamis na garbanzos. Tatlo lang talaga siya. Ngayon, may mga coffee jelly na. May mga sago-sago, coffee jelly with sago. Ayan. Ayan po, guys. Kung mga sa lugar ninyo o may mga bata kayo na hindi nyo na maalalang hinahain na ngayong tuwing Pasko, please do let me know para ma-expose naman natin ito sa ating YouTube channel. Ang sarap, grabe. Para maalala rin natin ng mga ibang mga putahe na talagang nakalimutan na. Ngayon, at gumawa rin ako ng nilagang Pasko, isa pa yun. Yung mga talagang mga Pilipino, hindi na masyadong gumagawa ng nilagang Pasko. Makikita niyan kung paano paggawa nito sa description box. Maraming salamat sa inyo lahat and bye and happy, happy Christmas! Kapag medyo nag-dry na ang ating garbanzos, maglagay. Kapag medyo nag-dry na ang ating garbanzos, maglagay. Kapag medyo nag-dry na ang ating garbanzos, maglagay lang tayo dito ng konting warm water dahil mas... Kapag medyo nag-dry na ang ating garbanzos, mas malagay. Ano? Kapag medyo nag-dry na ang ating garbanzos, Kapag medyo nag-dry na ang ating garbanzos, maglagay lang tayo dito ng konting warm water dahil mas mabilis itong balatan. Ano ba yan? Makakatulong ito sa mapabilis sa then ang last dahil mas mababilis ito mawala sa pampang.